Alam niyo po, Congresswoman, there have been tragedies in the past and yet no one really, or has there anyone really that has been held accountable over these tragedies? How will your investigation exact accountability? Because this is what is urgent at this moment. Yes, oh, talagang nakakalungkot, no? At kagaya nga na sinabi nung kanina nagsalita na parang wala doon yung yung Coast Guard, Philippine Coast Guard. So how come na wala doon yung mga Coast Guard na merong mga naglalayag? 'Di ba dapat sila yung first na nagmo-monitor nitong mga paglalayag nitong mga ship na ito or yung mga bangka o yung mga transportation na ginagamit dito sa sea. So kailangan talaga, Carmina, na mapatawag talaga natin itong mga Coast Guard na ito, itong marina, na para malaman natin sino talaga yung accountable. So tama ka, no, there have been incident in the past, like yung for example do sa Guimaras, yung nangyari sa Guimaras at saka nangyari dito recently din sa Bohol. So walang nag-account. So kailangan talagang seryosohin na ng ating Kongreso, ng ating gobyerno, no, yung pagpapanagot, kasi mangyayari ito parate kapag wala tayong napapanagot. Kaya kailangan na ma-prioritize ng ating Kongreso itong pag-imbestiga dito sa nangyaring insidente ito sa Rizal. Noong nakaraang araw po, nakapanayam po namin si Senator Grace Poe, and she's also going to investigate this. And sinasabi po niya, baka panahon na para magkaroon ng National Transportation Safety Board. Yun po ang layon niya, no, na magkaroon pagkatapos niya pong imbisigahan ito pong nangyari. Kayo ho ba may nakikitang ganun ding aspeto na dapat na magkaroon ng National Transportation Safety Board so you can build on these tragedies and prevent future tragedies from happening ever again? Yes, oo. We agree naman, no, doon kay Senator po na baka dapat nga na magkaroon. Kaya nga gusto nating ma-review yung lahat ng relevant na batas kaugnay dito sa maritime safety. So siguro later on makagawa din tayo ng recommendations after the inquiry kung paano talaga natin may ensure yung safety and protection ng ating mga passengers na hindi na rin maulit ito in the future. Pareho ho ba kayo ng pananaw, no? Ang dami na ho kasing nagsabi na parang tila wala nang takot yung either owner, yung captain, either PCG man yan or marina. Parang wala nang takot na buhay ang nakataya sa bawat paglayag ng kahit ano man po, whether it's a bus, land transportation man yan, or by sea or by air, no. Parang yung pagbibigay talaga ng importansya sa bawat buhay na lulan nung sasakyan. Yes, tama ka, Carmina, no? Sa mga nangyayaring ito, whether it is in sea, in land, or in air. Kaya ito recently lang may nangyari din sa air. Kaya talagang kailangan talaga nating makapag-devise ng safety law in all kinds of transportation para ma-ensure talaga natin yung safety ng ating mga passengers. At talagang lagyan natin talaga ng penalty yung talagang may ngipin itong batas na ito para yung accountability ay agad-agad ay makuha natin at mapanagot natin yung talagang mga officials o sino mang mga individuals na magpapabaya doon sa safety protection ng ating mga passengers. Are you also going to pursue the angle of corruption, Congresswoman? Yes, oo. Kasama rin yan siguro doon sa matatalakay natin doon sa inquiry. At nakalagay din dito kasi, di ba, halimbawa yung pag-i-issue ng mga permit sa paglalayag. So paano ba nakaka-issue ng mga permit yung mga vessels, halimbawa, na hindi naman pasado doon sa mga security and safety measures. At ito, yung paano ba nakakapaglayag yung mga passenger ship na dinodoble yung capacity nitong mga ship na ito. So, meron dyan tayong makikitang angle of corruption
sa ating mga officials o mga personnel na nagpapatupad ng ating mga existing na mga batas. So matatalakay natin surely dito sa batas na to. Kasi, dito sa inquiry na ito, Carmine. Kasi doon din sa interview namin with Senator Grace Poe, lumabas din doon na may narinig din po siya na kapag less than 60 yung nakatala doon sa manifesto, ay automatic pinaglalayag na lang. Pero hindi pa nga tayo sigurado kung talagang, hindi talaga sigurado kung ilan yung tao nandun. Basta they just put a number there that's less than 60, and it's an automatic green and gold for these ships. And that's very, that's very dangerous, Carmina. Kasi may capacity lang talaga, no, yung anumang uri ng mga transportation. At dinig natin dito sa mga pangyayari, dinoble yung capacity at hindi na sinusulat yung mga pangalan ng mga pasahero, which is a basic basic protocol na sino mang passenger na magsasakay dito sa ship or sa mga bangka na ito, dapat ay nakatala yung mga pangalan para just in case na may mga mangyari ay ma-account natin. So talagang dangerous itong ginagawa na ito ng sino mang mga personnel na talagang pumapayag ng mga ganitong mga tradisyon or practice or whatever. And on the part of Marina, Congresswoman, how are we even sure that boat was actually seaworthy? Kumpleto ho ba yung mga life vests? May equipment ho ba para makapagtawag man lang kung halimbawa magkaroon ng ganitong pangyayari, magkaroon ng distress signal? Hindi ba para talagang mabigyan ng tulong yung mga nangangailangan ng tulong at that point, no? Yes. Sigurado ba tayo na may ganun, na nangyari yon on the part of Marina? Yes, oo. Kaya dapat ay matanong din natin yung Marina kung paano nila in-inspect. So, in-insure ba nila na nandoon yung mga necessary na mga equipment for life saving, 'di ba? Kung may mga aksidente. At talagang for sure tingin ko sa ganitong pangyayari ay may pagkapabayaan dito yung Marina. What about on the part of the owner? What questions do you want the owner to answer? Yes, equally accountable din dapat talaga yung owner dito, kasi as an owner dapat ini-insure niya na seaworthy yung kanyang yung vehicle, yung transport vehicle nitong nung mga owner. Kaya responsible siya, kasi katulad din ng mga agency natin, the same din yung accountability nila. Kailangan din nila ma-insure talaga yung protection and safety and nung kanilang passengers. And what about the captain, Congresswoman? Yes, Carmina. So, yun ang dapat natin ding habulin. At dapat nga, nakakulong na yan ngayon, dahil 27 lives. Yung talagang naisakripisyo doon sa kapabayaan din nila. Tawid lang ho tayo ng issue, kung mamarapatin niyo po, Congresswoman. As we all know, biggest news yesterday was that the ATC tagged Congressman Tevez, his brother in law, and others as terrorists. You were one of those who questioned the anti-terror law, even seeking to repeal it. With what has happened yesterday, the ATC designating them as terrorists, do you see this as the law doing exactly what it intended to do? Or is this giving credence to your fears about the law to begin with? Yes, tama ka doon, Carmina, no? This is a very dangerous trend na nangyayari. You're weaponizing basically the anti-terror law. I think in the case of Representative Arnie Tevez, no, we have all the necessary law na without using yung ATL. Na halimbawa kung related ito sa Degamo case, nandiyan yung ating sapat, sufficient yung ating mga batas to make him account kung just in case na yung alleged na sinasabi ng mga authorities natin, DOJ, NBI, etc., ay merong case ng murder, etc. So nangangamba kami, no? At ito na talaga yung pinangangambahan natin, na kung wala silang makuhang mga ebidensya to that heinous crime, halimbawa, in fact nga nakita natin yung pag-retract ng mga witnesses. So kung wala na silang makuhang mga paraan
para ito ay ma-account, di ba, kung sakaling mayroong problema doon sa or makuha natin yung justice doon sa mga biktima, ginagamit na tong ATL. So ito ay very very dangerous na wala man lang itong benefit ng court, yung adjudication. Wala man lang itong benefit ng due process. Nasa hand lang ng ATC. Yung sole hand ng ATC na pagde-designate ng terrorist sa ano, no. Sa kaya talagang ano, no, ito na yung kinakatakot natin. And we've been arguing this in the Supreme Court, yung paggamit ng ATL sa kung saan na lang, ano, katulad ng mga aktivista na nangyayari. So pinag-iiba natin, ano, pinag-iiba natin yung case ni Representative Arnie Tebes do sa case ng mga aktivista rin. So ganun din yung nangyayari, wala ring benefit ng due process, wala ding benefit ng paggalang sa rights ng mga aktivista na pinailan din nila ng kaso ng ATL. You know, Congresswoman, yesterday I was talking to Mayor Janice Degamo, and she basically said that the ATC finally saw what they have been living through. The terror caused by the Tevez brothers. Now, if this is true, if what she says is true, Congresswoman, and you're saying that the designation of the Tevez brothers as terrorists only proves the weaponization of the ATL, then where do the residents go for justice? Well, we respect, no, syempre, biktima si ano, no, Mayor Degamo sa nangyari. At talagang nire-respect naman natin na gusto niyang sa lahat ng ano ng venue makuha niya yung justice para sa kanyang asawa at saka sa iba pa. At kami rin, interest din natin na makuha yung justice. So, ang concern lang namin dito, no, yung paggamit ng ano, no, pagbibigay ng unilateral na power dito sa ATC sa pagde-designate ng terrorist group or terrorist. Kaya talagang kaya kami dapat ay madaan muna ito sa due process at ma-respect yung rights ng mga inaakusahan, kasi parang napaka makapangyarihan pa sa korte etong ATC na to, na kung ano na lang na kaya sabi ko nga, any heinous crime, meron naman niyang nakalagay doon sa revised penal code na pwedeng gamitin. Kung meron talagang mga ebidensya na mapuprove yung mga allegations against the ano, no, against Representative Arnie Tevez. And we're gonna have to leave it at that. ACT Party List Representative Franz Castro joining us this noon. Maraming salamat po. Thanks for joining us today. Thank you kanina.